nakikita na natin na itong bagyo na binabantay natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility mula sa pagiging tropical depression kahapon, ito ay tropical storm. Na ibig sabihin, lumakas pa ito sa kategorya ng mga bagyo after po ng tropical depression ay tropical storm na ito. At ang susunod dito ay severe tropical storm. So ngayon may international name siya na bibingka. Ibig sabihin po pala ng bibingka, ito ay parang puding o parang bibingka rin dito sa atin sa bansa. At ito ay nagmula naman sa Macau, China. Ito po yung nagbigay ng pangalan nitong bagyong ito. Samantala, makikita natin patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon o hanging habagat, partikular na sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, habang sa silangang bahagi ng ating kapuluan ay nakakaapekto na itong kaulapan na dala ng bagyong si Bibingka. So posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Eastern Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Bicol Region at Caraga sa araw na ito. At posibleng nga sa pagkilos ng bagyong Bibingka pa Hilagang Kanluran, posibleng ito mapalakas yung hanging habagat. Pero ngayong araw, malaking bahagi pa rin ang ating bansa ay makakaranas ng generally fair weather, pero posibleng pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagulog sa hapon hanggang sa gabi. May mga pag-ulan din tayo sa mga madaling araw. Yan po ay isa sa mga karakteristik ng southwest monsoon o hanging habagat. So makikita natin dito sa may bahagi ng Mindanao, generally fair weather din tayo at silang bahagi ng Luzon. At tingnan natin itong inaasang magiging track ng bagyong si Bibingka. Kahapon, bandang alas 11 po ng gabi, naglabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Kapag meron tayong bagyo na nasa loob ng around 145 degrees east, ay naglalabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory twice a day, 11 p.m. at 11 a.m. Lalong-lalo na kapag ito ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So makikita nga natin, maliit yung tsansa na mag-landfall sa ating bansa ang bagyong si Bibingka. Pero nakikita pa rin natin ang potensyal na palakasin nito yung hanging habagat. Kaya po nakikita natin sa pagkilos ng bagyong Bibingka pa northwest, posibleng magkaroon ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa area ng Visayas at gayon din Southern Luzon, ito yung Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa. Starting tomorrow, so bukas mararamdaman na natin yung epekto ng habagat, particular na sa Kabisayaan. Pagdating ng araw ng Biyernes, Sabado, mararamdaman na rin ang epekto ng habagat, particular na dito naman sa Mimaropa, Calabarzon, sa Metro Manila at Central Luzon. This weekend possible na medyo maulap yung kalangitan, na may makalat-kalat din ang mga pag-ulan. Posible din yung malalakas na mga pag-ulan sa Kabisayaan pagdating ng araw ng Biyernes, Sabado. So mag-ingat po tayo sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa posibleng lakas o epekto ng habagat sa mga susunod na araw. Makikita din natin sa track ng bagyong si Bibingka, araw po ng Biyernes hanggang Sabado, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling ito ay papasok ng PAR, ay ang magiging pangalan niya ay Ferdi. So yun po yung susunod na pangalan ng bagyo. Pero makikita din natin, posible rin kasi halos nasa northeastern boundary ng PAR itong track ng bagyong Bibingka. So may posibilidad din na hindi ito pumasok ng PAR. So marami pa pong mga updates na pwedeng mangyari ito sa bagyo, kaya lagi po tayong tumutok sa mga update ng PAGASA. Gayunpaman, pumasok man o hindi ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Bibingka, nakikita pa rin natin yung pagpapalakas sa hanging habagat na magdadala ulit ng mga pag-ulan, kagaya po ng binanggit ko kanina, starting tomorrow dito sa area ng Visayas, kasama yung Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region, pati Metro Manila towards the weekend. At narito ang magiging lagay ng panahon dito sa araw na ito dito sa Luzon. Makikita natin yung trough o extension o mga kaulapan na dala ng bagyong Bibingka ay maaari na magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na sa bahagi ng Sorsogon at Masbate. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama rin dyan yung Kamaynilaan, ngayong araw medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan, na posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Agot ang temperatura sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius, sa Tagaytay 25 to 34 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 26 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi nasa 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, ngayong araw, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ngayong araw naman, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Eastern Visayas dulot ng trough o extension ng low pressure or ng bagyong si Bibingka. Sa nalabing bahagi naman ng Kabisayan, generally fair weather pa rin, pero may mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 33 degrees Celsius.
Magiging maulap din na may mga kalat-kalat ang mga pagulan sa bahagi ng Caraga dulot ng trough ng bagyong Sibibingka. At sa lalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms ang siyang mararanasan. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Ulitin ko po, no, sa paglapit ng bagyong Sibibingka, starting tomorrow, magiging maulan or maulap na kalangitan na mararanasan dito sa area ng Visayas, kasama din itong area ng Palawan. Samantala, wala tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas sa pumalat ang mga sakyang pandagat maliliit na mga bangka sa mga baybay na ating bansa. Bagamat mag-ingat pa rin kapag meron tayong mga thunderstorms, maring lumakas yung alon ng karagatan.